Bunot na lang. Ito yung pechay. Pero maganda. Pero na ito, nasa gunso nito. Oh. Nako lang siguro. Ayan. Hindi, okay yan. Hindi, kundi yan. Hindi lang, kailangan lang patabaan. Halo nga yan. Kala ko pechay lang. Halo na. Oh. Kala ko rin ko na. Eh, ito yung talagang kwan. Ito, puro mustasa. Oh. Ito. Okay na rin yan. Morning mga ka-senior, kumusta kayo? Ngayon pong umaga ay pupuntahan ko yung aking kapatid at magsosoli ako nung ginamit kong pambuhat nung bago na nung kala namin na binili yung dali na hiniram ko sa kanya. At tuloy ay tutulungan ko siyang magpataba nung kanyang halaman. Hindi naman po karamihan yung kanyang halaman, pero tutulungan ko po siya. Ngayon pong umaga, medyo nakapundo ang ulan at sa kasalukuyan po ay umaambon na yung mahinang patak ng ulan. Ayan po ang ipapakita ko po sa inyo yung aming kalangitan. Ayan o. Oh. Ganyan. Kaya masaya na naman yung aming mga halaman. Ito po at naikarga ko na yung dali at kukunin ko na lang yung dadaling ko pang iba sa kanila. Ito po yung hiniram ko sa kanya na kwan na pambuhat yung kwan dali nga ang tawag. So, kukuha ko na lang. Gagaya ko lang po yung iba ko pang dadalin. So, ayan at tuloy iwa-warm up ko na para mamaya ay medyo mainit na ng konti. Si Pinky. Sa garden. Ito ba'y dadaling kay Orson? Oo. Sinahanap mo si Pinky. Eh ala, nakita ko nakabukas yung garden eh. Tingnan ko nga. Titignan ko mga ka-senior yung garden ng aking kapatid na babae. Nagdaan ako sa kanila kila nanay at kinuha ko yung dadaling ko pa sa kapatid ko na mustasa at saka pechay. O, ayun pala yung kapatid ko at magtatanim na naman ng kwan. Binainani na pala lahat yung kanyang kanyang pechay at mustasa. So, magtatanim na naman ng panibago. So, aabot pa siguro yun. Ito naman yung kanyang sitsar. Oh. Lalaki na. Kauna-unahan kasi siyang nagtanim sa amin eh. Sa amin. Kaya yung kanyang sitsar yung malalaki na. So ayan mga ka-senior, at ako ay lalakad na at umaambon pa rin. So ayan mga ka-senior, papunta na ako sa bahay ng kapatid ko. At parang lumalakas yung ulan. Ayan, makikita nyo sa salamin at yung patak ng ulan eh. Hindi naman malalaki pero masinsin. Kaya ewan ko kung mapapatabaan ko ngayon yung kanyang mga halaman.
dito lang, eh, pwede naman at tama-tama, mamaya kung lalakas yung ulan, malulusaw yung pataba. Ayan mga kasenyor, andito na ako sa bahay ng kapatid ko. At tignan ko kung andito sila. Subukan ko kung alam ko pa yung code. Ayan, alam ko pa rin pala. Orson! Orson! Ayari yung kwan pa dalaw. Konti lang naman pala yung pechay. Alin? Ayan. Okay na. Iyan pang lalagay lang naman sa kwan. Ayan yung... tawag dito. Yung... ando si Alice nakahiga. Ayan. Ayan. Kukunin ko lang yung kwan. Bubukas ko yung garahe. Bakit? At ibababa ko yung... Alin? Adi yung... dali. Tulog, gaya mo na. So ayan, at ibababa ko lang mga kasenyor yung hiniram kong pambuhat doon sa kapatid ko. Ayan. At aking ibababa. Sandali. Ito na. Malalaki na pala yung itinanim namin noon. Oh. Yeah. Bali, ilang linggo to? Ewan ko. Siguro ito mga mahigit siyang linggo. Alin, ito. Ganun ba? Oh. O mga 2 weeks siguro. Ganun siguro. Yan, pwede nang patabaan to. Mas malaki pa pala itong kwan mo eh. Ah, hindi. Ganito lang din. Itong sukini. Asan kaya isa? Basa pa. Ayun naman yung kwan. Patabain na rin pala. Hindi ba natin papatabaan yon? Ayun. Oo. Ay, kaya lang nakalaki to. Buksan ko muna itong panat eh. Titignan ko. Susi. Ito. Yan ang hangin ano? Oh, yan yan. Oh. Yan ba yun? Oo, tumubo na. Yan yun. Ito yung sinabog ko rin kasabay nung kwan. Kasabay nung si Charo. Yan, malalaki-laki na. Tatabain na rin. Yan, lalo na yan. Halo itong pecha yan, tsaka kwan. Oo, ito, kwan ito eh. O kaya, isang bunot na lang. Ito yung pecha, pero maganda. Pero ito, nasa gunso nito, oh. Nako lang siguro. Ayan. Hindi, okay yan. Hindi, kundi yan. Hindi lang, kailangan lang patabaan. Halo nga yan, kala ko pecha lang. Halo na, kala ko rin ni kwan eh. Ito yung talagang kwan. Ito, puro mustasa. Oh. Ito. Okay na rin yan. Ito, parang kami ito, ibe, yung hatang. So ayan, mga kasenyor, ito yung mampapataba namin ng kapatid ko. Sana. Yuria. Hindi naman siguro nito mapapatay yun. Konti ko, konti lang naman eh. Ito itsura nun, no? Ayan na itsura ng Yuria dito sa Canada. Made in Canada ito. Dito sa Alberta ito ginagawa. Ito yan, mag-uumpisa na ako magpatawa. Alam mo na may iba ipataba yan.
yan eh. Ako, hindi ako marunong magpataba ng ganyan. Mararami sa akin yan. Ah, okay na yun. Ganon. Hindi mo lang ako kumag-banglag eh. Kaya... Oo, okay na yun. Kaya lang eh... Baka do... Kukunin ko ito. Ano? Baka may madikit ko sa dahon. Paano? Hindi, alang dumidikit oh. Papalisin na lang. Ano? Mayroong mga nadidikit. Papalisin ko na lang. Ito namang kwan. Ito namang beans. Tatlo lang muna ipapatabaan ko at itong tatlo ay bago pa lang tumutubo. Kailangan diligan at nadikit yung iba sa dahon. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Ano, malakas ba? Malakas itong pomo. Malalaki yung butas niyan eh. Yung isa saan eh. Ha? Mainam yan, tanggal agad. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Pinapalis ni ng kapatid ko yung mga nadikitsa dahon at masama yung urea pag nadikitsa dahon at naiwan, nahayaan dun eh. Nasusunog eh. Ayan, okay naman na. Dito lang kami nagtatanim sa ganito. Ako, masa, at wala akong garden. Kala kasi nilagyan niya lahat ng kwan yung garahe yung kanyang dating pinag-gardenan eh. Ayan na, okay na. Niligyan niya ng garahe, tapos siya niligyan niya ng deck. Oh, kaya wala na siyang kon ngayon, kaya dito na lang siya sa mga kon-kon na nagtatanim. Okay na yan. Mga ilang isang linggong may dalawang linggo eh. Pag naulan yan mamaya, aanihin na yan. Maitabi na itong kwan, marami pa itong pataba.